Sakra sindiki luz, nondako sindiki luz, padegato satan. Ang mga kaalaman ito ay aking pinagbuklod-buklod upang maging tulong sa mga taong nais na tahakin ang landas ng pag-iispiritwal at upang manatili sa atin ang mga isinulat ng ating mga ninuno upang hindi ito mabawon sa limot. Akin pong ipinanalangin na sana ang magtataglay ng karunungan na ito ay may diwang makadiyos at makatao. Sana po ay gamitin po ninyo ang karunungan na ito sa kabutihan. Gayuma, gamit ang buhok. Babala, ang karunungan ito ay di ginagamit upang pagsamantalahan ang kamusmusan ng isang minor de edad. Ang karunungan ito ay di ginagamit para manira ng pamilyang matiwasay ng nagsasama. Kung nagamit ito sa mga paraang ito sa di makatwirang dahilan, ay pagsasakluban ang nilalang na ito ng kaparusahan di maipaliwanag na karamdaman na ang makapangyarihang Diyos Ama lamang ang nakakaalam. Sa kabilang dako naman, kung gagamitin ito sa isang kakilalang single na babae o lalaki na walang sabit, ang epekto nito ay biglang pagbabago ng personalidad ng taong nilutuan ng orasyong ito. Ikaw ay hahanap-hanapin, laging gustong ikaw ang makasama at laging nananaginip na ikaw ang nakikita ng taong ginawan ng orasyong ito. Sa una ay lutang o nasa zombie stage ang taong ginawan mo nito na sa di mawaring kadahilanan ay gusto kang laging makita at makasama ng ginawan mo ng orasyong ito na sa kalaunan ay tuluyan ng mahuhumaling o mahuhulog ang buong pagkataon niya sa iyo. At ang pambasag sa orasyong ito, mababasag ang orasyong ito kung malalaman ng target na ginagawan mo siya ng gayumang ito at kumprontahin ka ng harapan kusang mapuputol ang tinatawag na invisible spiritual love cord na idinikit mo sa kanya. Gawin ito sa araw ng Biyernes ng alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw. Bit-bit ang mga materyales, pangalan ng target, kasama ang apelyido, buhok ng target na di bababa sa 7 hibla at isang puti o pulang kandila. Kung pang LDR at walang buhok na makunan ay maghanda ng maliit na papel, isulat ang buong pangalan at birthday ng target at itong ang pamalit sa buhok. Dala ang kandilang puti o pula, ito ay sindihan, sambitin ng dasal ng 4 na sulok ng daigdig. Sambitin ito 3 beses, 4 na beses sa 4 na sulok ng mundo, ang North, East, South at West. Narito ang dasal sa 4 na sulok ng daigdig. Lumingon sa 4 na sulok ng mundo at sambitin ng dasal 3 beses kada sulok. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Adonadam, Rehob, Ognat, Saugnat, Rex, Christum, Deum, Indeum, Meum, Abaam, Mabilim, Mabeis, Abeiste. Titigam maigi ang kandila, isabay ang kahilingan habang sinisindihan ng mga hibla ng buhok ng target. Di ka makakatulog, di ka makakakain, di ka mapapakali kung hindi ako ang iyong kasama. Sambitin ng kahilingan ng paulit-ulit hanggang sa ikaw ay mapagod at maubos ang kandila. At doon nagtatapos ang iyong orasyon. Paalala, kung mayroon kayong mas komportableng gamiting kahilingan, ay iyon ang gamitin. Gawin ng orasyong ito ng 7 sunod-sunod na Biyernes na walang patlang, lalong-lalo na sa Biyernes Santo. Ulitin ng orasyon kung nakaligtaan ng kahit isang Biyernes lamang. Gumamit ng maliit na kandila, mas magandang bago ang kandila kada orasyon. Ang mga kaalaman ito ay aking pinagbuklod-buklod upang maging tulong sa mga taong nais na tahakin ang landas ng pag-iispiritwal at upang manatili sa atin ang mga isinulat ng ating mga ninuno upang hindi ito mabawon sa limot. Akin pong ipinanalangin na sana ang magtataglay ng karunungan na ito ay may diwang makadiyos at makatao. Sana po ay gamitin po ninyo
ang karunungan na ito sa kabutihan.